Okay, mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, anong oras man po dyan sa inyo ngayon? Umaga man po, tanghali, hapon, gabi, ang ating pong pagbate ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Mga kabunyog, ang ating topic ngayon, medyo maganda ito ah. Magandang balita ito, mga kabunyog. Magandang pag-usapan natin to. Naglabas ng statement ang Archdiocese ng Lingayen Dagupan. Ang Archdiocese ng Lingayen Dagupan sa Pangasinan naglabas ng official statement. Ito po ay statement ng Archbishop doon, si Archbishop Socrates Soc Villegas. Ang ano po na ito, mga kabunyog, mga kababayan, ay ang statement po na ito, ang title po nito, mga kabunyog, Statement on the Entry of Officials of the International Criminal Court into the Philippines. So yan ha, mga kabunyog. Yan yung statement. Ang title, Statement on the Entry of Officials of the International Criminal Court into the Philippines. Ito po ay bago pa lang. Nung tiningnan ko po ang picture nito ay bago, kaya sabi ko, tiningnan ko sana sa mga balita. Wala pa po sa mga balita, pero dahil official na statement ito ng Archdiocese of Lingayen Dagupan, sabi ko, pwede ko na tong ilabas. Pwede ko na tong gawing topic. May perma, mga kabunyog. May perma ni Archbishop Soc Villegas. Ayan, sa baba. At ang picture niya, kita nyo naman, October 25, 2023. From the Cathedral of St. John the Evangelist, Dagupan City, Pangasinan, October 25, 2023. Socrates B. Villegas, Archbishop of Lingayen Dagupan. Linabas po ng Archbishop's House. So, ibig sabihin, totoo itong statement na to. May perma ni Archbishop Soc Villegas. So, yan. Kung yan, mga kabunyog, ang balita ngayon, bagamat wala pa nga po yan sa mga dyaryo, pero confirmed naman natin na ang sa title pa lang talagang ang statement ay tungkol sa pagpasok na ng ICC sa ating bansa. So magandang balita po ito. Sabi ko, ibalita ko nga sa aking mga avid followers at subscribers. Kasi sigurado magugustuhan ninyo itong balitang to. So basahin natin, mga kabunyog. Basahin natin yung buong statement ni Archbishop Socrates Soc Villegas. Para ano? Para English ito. Mamaya papaliwanag ko kung anong laman nito. At anong reaksyon natin dito? Okay. Basahin natin, mga kabunyog, ha? Basahin natin. Yan. Lakihan natin para mabasa ninyo. Okay. Yan. Yan po, mga kabunyog. Basahin ko, ha? Yan. Archdiocese of Lingayen Dagupan, Statement on the Entry of Officials of the International Criminal Court into the Philippines. The Church always strives after and the Church always strives after and cherishes the truth. She proclaims her faith. After all, that saying truth was made incarnate in the man from Nazareth, executed because he dared proclaim the truth to those who preferred the shadow of untruth and ignorance. It is our understanding that the prosecutor of the International Criminal Court, with its seat at The Hague, has sought ingress into the country
to pursue inquiry and investigation into the deaths and these extrajudicial executions that occurred at the height of the past administration's war on drugs. In so far as this process seeks to ferret out the truth and possibly to hold accountable those who, in an arrogant abuse of power, may have caused others, even possibly innocent people, loss of life in violation of guarantees enshrined in the Philippine Constitution as well as in human rights treaties to which the Philippines is a party, a thorough inquiry by persons without vested interests or prior alliances should be welcome. Truth has never destroyed a nation. It is falsehood that has been the undoing of many peoples. We understand the concerns that have been voiced about what may appear to be a transgression of Philippine sovereignty. However, allowing the investigators and the fact finders in can and should be an act of sovereignty, a choice we as a people freely make for the sake of truth and to vindicate those who may have lost their lives, denied by processes of law that every democracy guarantees both to citizens and foreigners alike. We wish to make clear that a vote of confidence for officials of the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court is in no way a vote of no confidence in our Philippine investigators and prosecutors. In fact, it is our understanding that because of the principle of complementarity, the International Criminal Court does not exercise its jurisdiction when the organs of state are willing and able to investigate, to prosecute, to try, and to punish, where punishment may be merited. Our sense of nationhood cannot be so fragile that it cannot allow the entry of persons clothed with international authority to make a determination for themselves that our agencies of law enforcement and prosecution, are willing and able to prosecute and to try persons responsible for what can only be characterized as truly heinous crimes or heinous assaults on human life. If we have faith in ourselves and in our institutions, then we should not hesitate about allowing officials of the International Criminal Court to see for themselves that we are able to bring the culpable before the bar of justice. From the Cathedral of St. John the Evangelist, Dagupan City, Pangasinan, October 25, 2023, signed Socrates B. Villegas, Archbishop of Lingayen, Dagupan, Archbishop's House, Jovellanos Street, Dagupan City, 2400, Pangasinan, Philippines. O yan ha, yan mga kabunyog, ang naging statement ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Linabas po ng Archbishop ng Lingayen, Dagupan na si Archbishop Soc Villegas. So magandang balita ito mga kabunyog. So hindi natin ma-confirm ito kasi hindi pa lumalabas sa mga balita ito. Pero sa tingin ko, genuine naman yung statement at kaya sabi ko, chinik ko naman, sabi ko genuine itong statement na to. Ang ibig sabihin nito, mayroong access ang simbahan. Mayroong access. Sa tingin ko, marami naman kasing mga taong simbahan, church people, ang talagang nagmo-monitor ng tumutulong sa mga biktima ng extrajudicial killings at nagmo-monitor ng mga development sa ICC. O halimbawa diyan si Father Flavio Villanueva, si Paring Bert Alejo ng Society of Jesus ng Jesuits. Nang pumunta ako ng Rome, gusto ko sanang ma-meet doon si Father si Paring Bert Alejo kasi doon na pala naka-base si Paring Bert. Kaya lang nagkataon naman nang punta ko ng Rome noong July, katapusan ng July, umuwi naman ng Pilipinas si Paring Bert. Kaya hindi nakapagtataka na ang simbahang Katoliko ay mayroong mga advance information tungkol sa nangyayari sa ICC.
Kasi nga, maraming mga church groups at church personalities tulad nga nila Father Flavio Villanueva at nila paring Bert Alejo na ginawa na nilang advocacy. Talagang actually, si Father Flavio, tinutulungan nila Father Flavio Villanueva yung mga biktima. Ha? Tinutulungan nila ito. Kasi syempre, grabe yung nangyari sa mga biktima ng war on drugs na yan. Kaya yung mga pamilya na yan, tinutulungan niya nila Father Flavio Villanueva. Kaya, malamang sila Father Flavio Villanueva na nakadikit, nakatutok sa mga biktima, sa pamilya ng mga biktima ng war on drugs ni Duterte, ay updated sila. Mayroon silang updates, mga kabunyog. Kaya siguro, pinarating din kay Archbishop Soc Villegas, kasi matataas na official siya ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. At kaagad-agad naman, naglabas ng statement ang Archdiocese of Lingayen Dagupan na nananawagan sa gobyerno ng Pilipinas na papasukin ang ICC. So, ibig sabihin dito mga kabunyog, nagpadala na ng sulat ang ICC, formal letter sa gobyerno ng Pilipinas na payagan silang makapasok. So yun yung ano, yan yung naku-confirm dito sa statement ng Archdiocese of Lingayen Dagupan. Nagpadala na ng formal na sulat ang ICC sa gobyerno ng Pilipinas na payagan silang makapasok. So sana payagan ng gobyerno ng Pilipinas, ha? Mga kabunyog, tumulong tayo. Tumulong tayo sa pananawagan sa Administrasyong Marcos Jr. Ah, kahit hindi natin sinuportahan si Marcos nung nakaraang eleksyon, hindi na dun yung importante. Ipanawagan natin sa Administrasyong Marcos Jr. Kahit pa tayo nasa oposisyon, ipanawagan natin sa Administrasyong Marcos Jr. na baguhin nito ang naunang stand nito. Kasi ang previous na stand ng Administrasyong Marcos Jr. ay hindi magkooperate sa ICC. Kahit si Secretary of Justice Remulla ay nagsabi na hindi sila magkooperate sa pagpasok ng ICC. Pero sana, sa mga recent developments ngayon, lalo na yung mga recent na statements ni Duterte, yung inamin niya sa mismong programa ng SMNI, wala namang nagpwersa sa kanya nang sabihin niya yun. Talagang inamin niya. Sabi niya, nung nasa Davao pa siya, yung confidential funds ay ginamit nila para patayin ang mga kaaway ng Estado. Kaya ibig sabihin, yung paggamit ng pondo, yung paggamit ng kapangyarihan ng Estado para patayin ang mga sinasabi nila Duterteng enemies of the state, kasama na yung sa war on drugs, yun ay admission. Yan ay bagong admission. At ang sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, pinadala na nila yung video clip na yan. Kaya, sa mga recent na developments na ito, sana magbago ng stand ang gobyerno ni Marcos. Mayroon ding nakapending na resolution ang Makabayan Black sa Kamara na nananawagan sa kanilang kapwa mga kongresista na suportahan ang resolusyon ng Makabayan Black, expressing the sense of the House of Representatives na payagan na ng administrasyon ni Marcos na pumasok ang ICC. Sana naman magbago ng stand ang administrasyon ni Marcos. Sana naman sa pagkakataong ito, payagan nila ang ICC na makapasok. At itong statement ng Archbishop si Socrates Villegas ng Lingayen Dagupan ay simula na ng malaki ng pressure ng pressure sa administrasyon ni Marcos. Sana yung CBCP mismo, yung Catholic Bishops Conference of the Philippines, ay maglabas ng kanilang formal at official na panawagan. Tayo rin mga kabunyog, ha? Lagi natin itong ipapanawagan sa ating mga talakayan. Suportahan natin ang panawagan ni Archbishop Soc Villegas
ang panawagan ng Makabayan Black na ipasa na ng Kongreso ang resolusyon na nananawagan kay Marcos Jr. sa administrasyon niya na baguhin na ang dating stand nito na hindi magko-cooperate sa ICC. Sa halip, dapat magko-cooperate na ang gobyerno sa ICC, mga kabunyog. Sana po magbago pa ng stand ang administrasyon ni Marcos Jr. Kapag ginawa yan ang administrasyon ni Marcos Jr., makukuha niya ang suporta ng ating mga kababayan, lalo na ng mga nasa oposisyon. So, okay, mga kabunyog, magandang araw sa inyong lahat. Ano? Ayan po, wala pa po tayong masyadong detalye, kaya tama na po muna yan. Pero pag lumabas na po itong balitang ito formally sa mainstream media, muli ko po itong i-discuss. Yan lang po ang may isasabi ko na naglabas na ng statement ang Archdiocese of Lingayen Dagupan na nananawagan sa gobyerno na mag-cooperate sa ICC. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Ito po si Attorney Enzo Recto, napapanood rin tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo at sa Bunyog Pagkakaisa Public Page. Mabuhay po tayo. Patuloy po nating itaguyod ang katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Mabuhay! Bunyog! Bunyog! Halika na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw.